Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video po is I will be sharing my experience sa pagpapatanggal ko ng aking impacted wisdom tooth. Parang pagpasok nung 2020 or late 2019, naramdaman ko nga na parang may masakit dito sa right part ko. So parang binaliwala ko yun. Tapos as day passes by, parang napansin ko na lumalaki na siya. Yung una parang singaw lang siya na white. Tapos lumalaki na siya, lumabas na yung aking wisdom tooth. So, nung mga panahon na nag-erupt na siya, hindi naman siya masakit. Ang naging problema ko lang is yung katabi niyang ngipin is unti-unti nang nasisira. Tapos, itong last month, March, talagang continuous na yung pagsakit. Halos, siguro mga buong buwan ng March, parang lagi na siyang sumasakit. Kung hindi ako iinom ng mefenamic, ng pain reliever, hindi mawawala yung sakit. So, nag-decide na ako na ipa-check up na siya. So, upon check up, sabi nung dentist is, parang di ba kapag ka nagpapa-check up ka, yung dentist, chine-check niya yung ngipin, parang tinutok-tok. So, ang masakit pala, ang sumasakit pala talaga sa akin, ay yung aking ngipin, yung bagang, nakatabi nung aking wisdom tooth. Kasi yun na talaga yung sira. Ang nangyari dun is parang nawawala na yung loob nung anong ngipin ko. Tapos yung wisdom tooth ko, okay pa naman siya. Pero nagkakaroon na rin siya ng parang tipak. Kasi nga, mahahawa at mahahawa yung wisdom tooth ko dun sa isa kong ngipin. Dahil sira na nga yung isa kong ngipin. At the same time, impacted nga sila. So, ipapakita ko, ito yung x-ray nung once kasi na magpapatanggal ka ng wisdom tooth, kailangan i-x-ray muna nila yon para makita talaga kung ano ba talaga yung posisyon ng anong ngipin mo. So, in-x-ray siya, ito yung x-ray ng aking ngipin. So, kung makikita nyo, impacted talaga siya. Kaganyan, di ba? Kumbaga, ito yung ngipin ko, tapos yung wisdom tooth ko. Kita mo yung ibang part dito, pero ito hindi. Nakaganyan siya. Tapos sira na nga itong isang ngipin ko. So, madadamay at madadamay siya. So, yung una kong option ay, ang gusto ko palang ipagawa sana is ipatanggal na lang itong isang ngipin. Kasi nga, kung ito naman pala yung sumasakit, hindi yung wisdom tooth, sa tingin ko, pag inalis itong isang ngipin ko, masasurvive pa yung wisdom tooth kasi wala na naman siyang katabi ng ngipin. Yun nga lang, ang sabi sa akin ng dentist is, kapag tatanggalin nila yung ngipin ko na sira, minor surgery pa rin yung gagawin nila. Kailangan pa rin maglaslas, laslasan yung gums ko, and kailangan pa rin siguro na magbawas dun sa buto ko. So, aabutin pa rin yun ng 3,500 kahit bunot lang siya, kasi parang magiging minor surgery siya. Sabi sa akin nung dentist, ang pinakamagandang option talaga is tanggalin na ng sabay yung aking wisdom tooth at saka yung ngipin ko. Kasi nga, in case na hindi makayang tanggalin yung isang ngipin ko, iuuwi at iuuwi rin sa surgery, sa major surgery, which is yung wisdom tooth removal, yun pa rin yung mangyayari. So, magdodoble-doble lang ako ng bayad kung hindi ko pa sila ipapatagal ng, kung hindi ko pa sila ipapatanggal ng isahan. So, ayun, hindi ko po na-film yung pagtanggal ng aking wisdom tooth. Hindi ko napag-film dun sa mismong clinic kasi una, nahihiya ako mag-video dun. Tapos, baka mamaya, hindi rin pwede. So, hindi na ako nag-film. Yung mismong x-ray lang nung ang hiningi ko sa kanila. Para at least mapakita ko naman sa viewers yung talagang itsura ng aking wisdom tooth at nung ngipin ko. Ano ba yung naramdaman ko nung inooperahan ako? I'll be honest guys, nanood ako ng mga videos ng mga nagpa-remove na ng kanilang impacted wisdom tooth. Yung iba, wala silang naramdaman. Diba sabi, hindi naman daw pala masakit. Sa case ko kasi guys, masakit siya. Kasi talagang sumasakit na yung ngipin ko nung before ko siya ipa-surgery. Ang ginawa nga ng dentist is parang nagkaroon ako ng 10 days na gamutan before and after the operation. So before yung operation, in-ready na ako, pinainom na ako ng mga antibiotics at ng mga pain reliever para at least man lang sa surgery ko, hindi ako ganong masaktan. Kaso kahit uminom na ako ng antibiotics at pain reliever before the surgery,
talagang masakit yung nangyari na operation sa akin. Ramdam ko talaga siya. Lalo na nga dun sa part na, dun sa ngipin ko na talagang sumasakit na. Dun sa wisdom tooth ko, wala, hindi ko siya nararamdaman. Talagang gumana yung anesthesia doon. Pero dun sa isa kong ngipin, dun sa bagang ko na yun, talagang ramdam ko. Kada sabi ng dentist na, oh, hihiwa na ako sa gums, oh, hihiwa ako dun sa buto, ganyan. Laging masakit talaga dun sa isang ngipin ko. Pero dun sa wisdom tooth ko, hindi masakit. So, siguro sa mga cases ng ibang tao na hindi sumasakit yung mga wisdom tooth or yung ngipin nila, while nung inooperahan, bago sila operahan, siguro hindi rin talaga masakit yung naging operation sa kanila. So, iba-iba naman tayo ng cases. So, sa case ko, ganun yung nangyari. Tapos po, yung aking surgery ay umabot lang ng 20 minutes plus. Kasi parang 10 a.m., kita ko kasi dun sa monitor yung oras. So, tinignan ko talaga na 10 a.m., nag-start yung operation ko. Tapos 10:21 is tinatahi na yung aking, yung pinag-operahan. Sabi ng dentist ay 7 stitches, 7 na tahi daw yung ginawa sa akin dito. Dahil medyo mahaba. Kasi yung paglaslas niya is parang tatlong ngipin yung sakop niya. Kaya yun, medyo mahaba. So, hindi ko rin yun na-picturean. Pero ito, may video naman ako after nung operation. And tinatry ko pa siyang ipakita sa tao pero hindi naman sa video pala. Pero hindi naman makita talaga yung tahe dahil madilim. Tapos, after nung surgery, sabi sa akin ng dentist, dapat, syempre in-explain naman sa akin yung mga dapat kong gawin after the surgery. Kung naman po kayo ay magpapatanggal ng even sa bunot lang or magpapa-surgery na talaga kayo ng inyong wisdom tooth, syempre sasabihin naman kayo ng dentist kung ano yung mga dapat nyong gawin. And make sure na sundin nyo ang lahat na sasabihin ng dentist nyo sa inyo. Isa rin sa may advice ko guys is before kayo magpa-opera ng wisdom tooth nyo, ng inyong mga ngipin, ganyan, kainin nyo na lahat ng gusto nyong kainin. Kasi nga, after ng operation, talagang mahihirapan kayong kumain ng mga pagkain. Ang kailangan is as within 24 hours after the operation, as liquid soft, cold soft diet, liquid parang mga ganyan, cold soft diet lang yung kakainin nyo. So, more on ice cream and yogurt lang talaga yung kakainin nyo. Dahil yun lang din naman yung kaya nyong kainin. Pwede rin daw ang lugaw, sabi ng dentist ko, pero dapat malamig. So, talagang as much as possible, mag-ice cream lang kayo at mag-yogurt. So, yun yung ginawa ko. Ako nga, sinobra ko pa siya ng 24 hours. Talagang ginawa ko halos 48 hours. Yun yung kinain ko, ice cream and yogurt. I-play ko yung mga videos dito nung mga pagkain na kinain ko. Tapos, ang sabi sa akin ng dentist is after ng siguro si ika-third day ay pwede na daw kumain ng mga karne-karne, pero syempre gugutay-gutayin mo or syempre gugutay-gutayin mo yung karne pagkakainin mo. Pero kapag nandun ka sa point na yun, kailangan mo ring tanungin yung sarili mo kung kaya mo na ba talagang kumain ng medyo matitigas na pagkain. Kasi ako guys, sa ika-third day ko or fourth day, tinry ko nang kumain ng isda at saka itlog. Yung malalambot lang talaga. Tapos, lugaw na yung lugaw or dapat may sabaw. Dinudurog ko yung kanin ko, yung pagkain ko. Kumain din ako ng sopas. Parang sa ikaw po, ipiplay ko na lang din dito. Makikita kung yung kailan ko kinain yung sopas. Tapos, ang nangyari sa akin guys, is kahit dito sa kabilang ano yung sinurgery sa akin, in opera, dito sa right side, kahit ito, hirap akong inguya. Kasi parang pag mumaya ako dito sa left, parang magtatagpo yung dito, so masakit. So, ang ginagawa ko lang ay itong harapan lang ng aking ngipin, yung ngumunguya, tapos diretso lunok na. So, kailangan talaga natunaw yung liquid yung aking mga kakainin para makain ko. Tapos, yung naging concern ko lang is sa ika-fifth day ko, parang nung gabi, nasamid ako. So, parang ubo-ubo, ganyan-ganyan. Sa ika-sixth day ko ay sumakit yung aking, every time nalulunok ako, sumasakit yung dito ko.
sa tingin ko, ayun yung pinakamasakit na araw after nung aking surgery. So, today is day 6 after nung surgery. So, medyo hirap pa rin magsalita. Medyo hirap pa rin kumain. Yung pagkain ko, kailangan dinudurog siya para makain ko siya. Then, yung pagnuya ko, ito lang, yung front tip lang yung ginagamit ko. Tapos, ayun, kita pa rin yung buto dun sa tinanggal din ng lipen sa akin. And, napansin ko, naramdaman ko pala na masakit dito kapag lumulunok ako. Pagising ko ngayong maga, ayun yung naramdaman ko kagad. Tuloy pa rin yung pag-antibiotics ko and yung pag-inom ko ng pain reliever. Ay, isingit ko lang din pala, guys. Meron kasi akong napanood na nung after ng surgery nila, yung sobrang matanggal yung anesthesia, sobrang sakit daw yung naramdaman nila. Ako sa case ko, hindi naman. Sabi ko nga, abuti, kumbaga nasaktan kasi ako dun sa operation na ginawa sa akin. Buti naman sa akin, pagkatanggal ng anesthesia, hindi ako masyadong nasaktan. Nakuha siya ng mga pain reliever kasi continuous nga yung gamutan. So, nakuha naman ng pain reliever yung sa akin. Hindi siya ganun kasakit. Hindi rin masyadong namaga yung aking dito. Kasi nga, sinunod ko naman yung aking dentist na kailangan may cold compress, ganyan. Saka napanood ko din sa YouTube na maraming ganun yung ginagawa para hindi mamaga, i-cold compress mo lang siya. Yun nga lang, parang napasobra nga yung aking pagko-compress. Dahil sa ika-10th day kasi, tatanggalin na yung tahi. Yung tahi kasi ng aking surgery ay hindi natutunaw. Unlike dun sa iba, yung mga napanood ko kasi is natutunaw, so hindi na sila kailangan bumalik sa mga dentist nila. Yung sa akin ay hindi natutunaw. Kaya kailangan ko pang ibalik, kailangan ko pang bumalik dun sa dentist ko para tanggalin yung tahi nung aking sa wisdom tooth. Ayun, pagbalik ko sa dentist ko, nung tatanggalin na yung tahi, parang yung wisdom tooth ko, nag-heal na siya. Tapos yung isang side, na walang ngipin na kasi, dati nabunot na yun Hanggang dun yung hiwa, okay na din. So, naging problema na naman yung aking ngipin na masakit nung time na inopera. Hindi siya nag-heal ng ayos. Parang nagkaroon siya ng dry sakit. Ayun yung kinakatakutan ko kasi based on my research din, guys. Masakit daw kapag nagkakaroon ng dry sakit. Sa case ko, yung sinabi ko sa inyo kanina, nung ika-6th day ko na medyo masakit, siguro ay na yung peak ng pinakasakit nung kung naging dry sakit man yung nangyari dun sa aking isang bagang. So, ang nangyari ay parang hindi siya nagkalaman agad, hindi siya nagkagams. Talagang nagkaroon siya ng balon, parang nagkabalon dun sa side na yon. And then, ang sabi sa akin ng dentist ko is kailangan ko pang bumalik after 2 weeks. So, ngayon guys, hindi pa tapos yung 2 weeks na yun. Kasi sabi nga sa akin ng dentist ko is obserbahan kung mag-o-okay naman siya, diba? Hindi naman daw delikado tong case na to na nangyari dun sa akin kung nagka-dry sakit man siya. Pinayuhan lang din niya ako nung kailangan kong gamitin mouthwash, yung Betadine, gargle. Ayun. Ngayon, after 1 week ulit nung pagkatanggal ng aking ng tahe. So, nakikita ko kanina, kahapon pa actually nag-start na nakita ko na parang nagkakalaman na siya. So, it means lang na talagang na-delay yung pag-heal nitong nung dun sa tinanggalan nung ngipin ko. Sabi rin naman ng dentist, siguro dahil rin sa masyado ng malalim at the same time pa nung panahon nga na nag-surgery is talagang masakit siya, may nana, ganyan. Kaya siguro natatagalan yung pag-heal. So, sa mga viewers po, kung na-experience nyo yun, o may experience man kayong ganun, please comment down below kung paano nyo na-handle yun. Kasi ako, ito, parang okay naman. Iniisip ko pa rin kung babalik nga ako sa dentist ko after 2 weeks na sinabi. Kasi parang, as based on my observation, nag-o-okay na naman siya. Isa sa mga tanong din po ay, magkano nga ba? Magkano ang patanggal ng pa-surgery ng wisdom tooth? So, nabanggit ko naman sa inyo kanina yung pagbunot sana na minor surgery lang.
Well, hindi lang siya basta bunot kasi nga magkakaroon ng paglalaslas na gagawin. 3-5, di ba yung po yung nabanggit ko dun sa normal ng ngipin. So, ngayon po, before noon, nakakarinig ako na sabi, yung iba talaga, 7,000. Yung isang ngipin, isang wisdom tooth. Tapos, parang nakarinig ako ng 10,000, ganyan. So, yung nagastos ko po sa pagpapatanggal ng aking wisdom tooth, at saka nung aking isang ngipin, bali isang tanggalan na kasi siya, umabot po talaga ako ng 16,000. So, dun po sa 16,000, kasama naman yung nagpalinis na rin ako ng ngipin, yung pinakabayad sa doktor kasi is nag-range siya ng 10,000 to 15. 10 to 15,000 po, dito po sa lugar namin. Siyempre, magkakaiba naman po tayo ng lugar, magkakaiba ng dentist, kanya-kanyang rates yon. Pero based po dun sa mga naririnig ko na rin, or sa mga napanood ko na rin, talagang ngayon daw po, especially pandemic ngayon, talagang 10,000 na yung parang minimum pag magpapa-surgery ka ng wisdom tooth. So, sa akin po, ayun. Yung bayad naman sa doktor is umabot siya ng 12,700. Kaso, syempre, yung mga extra expenses mo, kagaya nung mga PPE. So, kailangan yun para sa safety PPE, tapos yung gamot po. Kaya umabot talaga ako ng 16,000. So, comment down below po kung magkano yung inabot ng inyong mga pa-surgery. So, ayun, hanggang dito ko na lang po muna. Dito ko na lang tatapusin itong video na to. So, kung meron man po akong update, pwede naman akong mag-upload ng bagong video. At the same time, kung may mga questions po kayo, just comment down below and I'll try na masagot po yun. So, please po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong videos. So, maraming salamat po and bye!